Solid. Naka-mobile ka pa. I'm giving this 10 out of 10. Ang smooth na, smooth na. For a mobile user, ha? For a mobile user, mahirap yun. Kahit ako, di ko magagawa yun. Sa video na to, i-rate ko lahat ng combo nyo. Okay? So, paano ko gagawin yon? Dito sa Discord natin, itong link na to, nag-send sila sa akin ng mga videos nila, ng mga combos. At sabi ko, i-rate natin yan para naman makita natin kung gaano kagaling yung mga tao dito sa Discord natin. Let's go. Ano to? Medyo malabo pero G. Gravity Cane Portal God Human. Okay. Kalahati agad buhay? Eyo! I'm gonna give that maybe a 6 out of 10, no? Medyo mahirap siya i-deliver, no? Patamain pag in-game na siya. Kasi we can't see the full potential noon kasi nakatayo lang siya. But, you know, giving the benefit of the doubt na napapatama mo siya, we're gonna give that a 6 out of 10 comb. Kasi pwede siya makin. Okay, ano to par? Ito, nakikipag-PVP. Ito maganda, pre. Uy! God Human. Helicopter! Helicopter! Oh, wow! Wait! Yo! Wait lang, pre. Nakita nyo yung ginawa niya. Pagkatapos mag-CDK, nag-God Human Z, abot yon. Tapos sinundan niya ng X pang hit. At hindi lang dyan nagtatapos, guys. Kung hindi nyo napapansin, naka-save mo. Oh, pre, grabe ka. Ang lupit nun. Okay, yung kay France, pre, napaka-clean nun, pre. Napaka-solid. Bibigyan natin yan, pre, ng mga 9 out of 10. Napaka well done, pre. Mobile pa yan, pre. Mobile. Ito parang naka-video. Combo stun. Sanguine, Zay, Anchor X, Zay. Ang bilis. Okay. Ice. Medyo naglalag. Pero kita pa rin naman natin. Oof. Oy, nahuli niya pa rin kahit tumalo na. Nakita ko na medyo naglag siya doon pero nahuli niya pa rin. Medyo mahirap lang i-execute 'yan lalo na pag ice user, guys. Medyo maka-counter ka kasi diyan kapag ice ka kasi madalas sa mga ice user, syempre nasa baba, no. Kapag nag-air camp yung kalaban mo, doon ka nalugi. Kaya minsan kailangan mo maghanap ng other alternative guys sa ice. Pwede ka mag-do, pwede ka mag-shadow, wow, na lang, no. Kasi kung stun lang din naman ang hanapin mo sa ice, pwede ka na lang pumili na iba ron. So, I'm giving this mga 7 out of 10. No? Kasi ang solid na gamit yung Shark Anchor, na gamit yung Sanguine Art, na pag tuloy-tuloy niya yung lahat, yung combo niya, all good. What is that? Dun pa lang. Naku po. Oh no. Nako, wala. Nako, par, walang hindi niya na ituloy yung combo. Unang-una, yung Doe ay yung Spiky Trident, pre. Yung Zay niya, naka-kentrick yan, par. Nako, naka-fish ka pa. Kung naka-cyborg ka, pwede yun. Kaso naka-fish ka. May time yon para makaiwas yung kalaban mo bago mo pa ibat yung kabucha. Medyo mabagal din yung pag-execute. Tapos yung sa Sanguine Art, hindi mo rin na ituloy yung combo mo. Tapos maraming gaps na pwede siyang maka-entrick tapos makakatakas lang. Well, given mobile, bigyan na natin ng medyo mataas support kasi medyo mahirap na rin to. Pero yung overall combo niya, kahit naka-PC to, bibigyan ko ng 4 out of 10. Pero kung dahil naka-mobile, mahirap nga, bigyan na natin ng 5. Bigyan natin ng 5. Okay, Ice V, tapos Icebird, Cold Storm. Wait, that's illegal. Hurricane Pass. Okay, ayan, tinuloy niya. Okay. Do Hurricane, nahuli. Okay, nahuli niya. Let's go! God Human. Okay. Medyo yung problem lang natin doon, guys. Ayun nga, again, Spiky Trident, kaya yan ma-dodge. So, maganda dyan, guys. Eh, bago kayo mag-Spiky Trident, kung gumagawa kayo ng combo, ikabuchan nyo muna bago nyo hatakin. Tapos gamitan nyo ng God Human yan. Kaso, yung God Human, syempre, makikentrick pa rin yan. Pero kung sakaling magkamali yung kalaban nyo, i-on nyo yung observation hake niya. Habang nakabucha mo, huli na yan kahit anong gawin. So, naka-mobile, bigyan na rin natin yan. Mga 5 out of 10. Okay, ito rin, isang mobile user. Tignan natin yung combo nito. Oy, portal! Yo! Woo! Damn! Unang-una pa lang, yung portal, isa yan sa pinaka-assassin fruit. No? Pag sinasabi na assassin fruit, pre, hindi mo alam kung saan bigla pupunta yan dahil sa X niya na skill. Yung ginawa niyang Z kanina nung pumasok, no? Pang combo starter niya, tapos sinundan niya ng CDK, binatuhan, tapos ng God Human combo na ZCX, no? Tuloy-tuloy na yon. Masasabi ko lang, pre, na okay din na I think naka
fish yata siya or something, no? Maganda yun kung bigla ma-caught off guard mo, lalo na pag wala namang ginagawa, naka-off yung observation haki. Kung mahuli mo lahat, pre, no? Yung ken niya, ubos ang buhay, sasabi ko sa inyo. Maganda yung combo nito, guys, kasi for some reason, ewan ko bakit, yung CDK may mas mataas na damage out of all the swords. Ewan ko kung bakit, dahil sa charge, dahil sa dagdag na parang damage per second habang hinuhold mo yung ano, yung skills, tapos kinamita mo pa ng God Human, kahit maka-entrick mo yan, maubusan yan kasi sobrang dami mong binato na skill. Tapos nag-God Human si ka pa, batuan mo na ng X. Kung mapatawa mo pa yan lahat, pre, solid. Naka-mobile ka pa, I'm giving this 10 out of 10. For a mobile user, mahirap yun. Kahit ako, di ko magagawa yun. Ito, may mobile user ulit. Tignan natin. Okay, nag-soul guitar, pangtanggal ng Ken. Ginamita ng Shark Anchor ZX, Sandvin Art. ZC, oy, hindi nag-connect. The idea ng combo, I'm gonna give it maganda yung execution nun kung sakaling naka-PC ka, no? Yung mismong combo niya na ini-imagine ko na naka-PC ka na okay lahat, no? Kaso yung Phoenix, di lang ako sigurado sa Phoenix kasi wala masyado gumagamit yan. You can use other fruits na pwede mo pang hulit. Kahit sword main ka, pwede ka pa rin mag-do, pwede ka mag-shadow, or kahit na anong merong stun, okay? Ayun kasi may mga pinakamaganda ngayon kung gusto mo pang ano lang, pang combo extender lang. Tapos, pwede ka rin mag-dart, no? Para may movement ka, or pwede ka rin mag-rumble, portal, or so. Uy, eto, teka, naka-PC, pre. Maganda ang impression ko pag naka-PC. Oh, that's dough. Wait, wow, teka lang, akala ko siya yung naka-dough. Ayan na, par. Ubos ang buhay! Oh, we gotta watch that again, pre. That's a real-life bounty hunt. What a dodge! Huli ka kagad, par! Wow! Medyo, ano yun ha? Guys, medyo mabilis yung ginawa niya. Hindi niya ginawa yun. Tingnan mo ito ha. Panoorin nyo ito nasa gilid. Ginawa niya, nag-Zay, tapos nag-C. Hindi niya pinindot yung X. Madalas kapag nagko-combo tayo, Z, C, X agad. Pero dito, ginamit niya yung weapon niya na Fox Slam para i-continue yung combo. Ayun o, nag-Z. Bilis nung pagpindot niya, pre. Kahit ako hindi ko na nakita masyado. Like, nagulat ako sa, uy, saan ang galing yun? Saan ang galing yung Fox Lamp niya? Akala ko, pinindot niya muna yung X kasi pag pinindot mo agad yung X, pre, tatalsi ka na dyan. Pero dito, pre, napaka-smooth ang execution. Sobrang ganda nun, pre. I'm gonna give that maybe 9.5. Sobrang ganda, nag-dodge is good. Tapos nagamit ko ng, ano, mabilis yung kamay mo, 9.5 ka, pre. Feeling ko yung bounty na to, around 20 million or higher. Kasi ang galing nun, pre, nakapag-dodge ka pa. Okay, we got another mobile user here. Okay na, kaya pag PvP siya, kaibigan niya, I'm guessing. Gravity Cane, napaka, oh my god, pre. Guys, kung di nyo alam, napaka OP ng Gravity Cane. Tignan nyo yung ginawa niya rito. Sing, sing, you don't sing, have to aim. Sing, 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 sing. Napakalaki ng range ng Gravity Cane. I think this is one of the most underrated weapons out there. Pipindutin mo lang yung X, no? Around that area, mauhuli na agad. Sabayan mo na yan ng Zay niya, ng Gravity Cane. Tapos kahit ano pang gawin mong pang sulod na combo extender na pang damage mo, gawin mo na lahat. Pre, tatama na yan lahat, pre. Nandyan lang yan sa baba, no? Kaya yung ginawa niya rito, ZCX, maganda. Okay, naka-mobile pa to. So kahit kayong mga PC players dyan, mas maganda yung magagawa nyo kung ganun. Kasi ito, may mga handicap na yan. Kasi mahirap. Di nyo alam kung paano. Tignan, dami oh, no. Pipindot. Pipindot yung ray skill, yung what walk, yung that? Aura, yung dash, flash, lahat. Props to this guy. Maybe I'm giving this mga... Let's give this an 8 out of 10. Ayan. Mobile user again with the Kitsune, Fox Lab, Sanguine Art. Lahat na ng bago sa mga update. Tignan natin yan. Bumato. Okay. Blood Blade. Uy, nako. That split second na na-miss niya, nakatakas na dun yung kalaban. Another one. Oh, ayun pa. Nakatakas na yun, pre. Wala akong magagawa dun. Makakatakas na yun. The combo is good, but the execution is not so good. Mga 6.5 out of 10. Ay, teka, wait. Nakalimutan ko. Mobile. Naisip ko PC eh. We're gonna give it 7.5. We're gonna bump it up, no? Plus 1 lagi yan, pre. No, mahirap. Mahirap dito sa mobile. Okay, so dito na tayo. Let's go. Ito na naman tayo. Trident na naman to, pre.
Oy! Cyborg activated. Nice one. I like this. I like this. Ayun lang, medyo lang siya pwede makatakas doon. Pwede yun. Kaso nga lang, kung nakentrick na lahat, no, nasira na lahat ng observation niya, that's very well done. Gusto ko yung combo nito. Very simple yet very effective, guys. Kung hindi nyo alam, Sharkman Karate is one of the most underrated fighting styles out there, guys. Ito yung mga parang nababypass na nakakalimutan nila tong fighting style na to dahil may God Human na, meron ng may Sanguine Art. Masusunod nila yun dahil sa God Human, may auto hit ganyan yung Sanguine Art kasi mukhang bago. Pero kung ako papipiliin, pre, sa mga gagamitin ko, unang-una Sharkman Karate, tapos God Human, tapos Iklo. Ayun yung mga pinaka-effective na nakikita ko. Yung Sanguine Art, di ko masyado nadadama. So, easy. Ano to? 9.5 to. Super effective. I like it. Tayo, let's go. Portal! Ay! Portal Bounty Hunter. Mobile pa to. Wow! Ang bilis! Mobile ba talaga to, pre? Damn! Mobile yun? Ang ganda nun, pre. Ang smooth ng execution niya. Sobrang bilis ng kamay na to. Feeling ko Bounty Hunter to na talagang nakakatakot kalaban kahit mobile user, no? Maganda yung ginawa niya. Napaka-effective. Gusto ko yung ano, yung pag-execute. Tapos, I like the build. Yung Sanguine Art, tutulog nung sinabi ko kanina, kala ko di ko magustuhan. Pero the way he delivered it, I like it. I'm gonna give it maybe 9.5. Mahirap siya, maraming ginagawa, medyo mahina yung damage na kailangan mapatama mo lahat, pero in the end, kung mapatama mo yan lahat, tapos, you know, nag-scale up naman yan, eh, kung mapatay mo, I like it. Okay, Kitsune naman. Kitsune, another Kitsune, ito yung mga mayayaman sa server, oh. Shark Anchor Mastery 600, uy! Uy! Nice. Oh my God, pre, teka lang. Guys, kung di nyo alam sa Kitsune, no, halos lahat pwedeng sirain yung Ken mo. Pag nahuli ka nito, good night ka talaga, par. Paano niya nahatak yun? Ay, yung Kitsune. Doon niya hinatak, tapos nag-shark anchor, sunod-sunod na Kitsune na. Hindi niya pa nagamit yung Kitsune F, oh. Tignan mo, hindi pa natapos lahat, oh. Saan yan, par? Ayan, oh, hindi niya pa nagagamit. Ubus na buhay. Inerf niyo na to, please. Indra, inerf niyo na. Kahit mag-spam lang kahit sino dito, ewan ko na lang. Kung may Kitsune ka talaga, pre, Leprite, good night yung kalaban, sir. I like this. 9.5 din, pre. You got that mobile buff. Ayun guys, so dito naman muna natin tatapusin lahat ng mga naparood ko na video, no. Hindi ko na sinama lahat, guys, kasi for some reason naglalagya tayo yung iba, no. And I enjoyed rating your ano, your combos. Let me know what you think, no. Ako hindi ako masyadong magaling, no, pero I guess I can call myself pretty decent PvP player. Maybe kaya kong tumalo ng mga 30M from time to time, no? Pero not all the time. So meron ako experience konti. So I'm just doing this for content na para lang, you know, ma-share ko rin sa inyo my insights on the PvPs. Yung mga mas magagaling sa akin dyan, please comment down below your thoughts and ideas on this. Tapos syempre sabihin nyo na rin sa akin yung mga, no, yung mga rating nyo ron at pinaka the best na nakita nyo so far. So ayun guys, I hope nag-enjoy kayo. Let me know kung gusto nyo pa ng mga tulad ng gantong video. And of course, kung gusto nyo mag-send ng mga submissions nyo, go to my Discord channel, no? Ito yung link at discord.gg/Kroofies. So I'll see you guys again on the next video. Kroofier, bye-bye.